Hello mga ka-freelancers and welcome back to my YouTube channel. Nung nakaraan na discuss ko na sa inyo kung paano gamitin or kung paano tayo gumawa ng journal entries, naturo ko na rin sa inyo kung paano naman gamitin yung cash receipts book at cash disbursement book. So sa pinaka last part ng ating Book of Account video series, ang i-discuss ko naman is paano naman gamitin yung ating general ledger. Although hindi pa rin naman dito nagtatapos yung ating mga tutorial sessions kasi tuturuan ko pa kayo kung paano naman mag-generate ng financial statements. Of course, all the entries will be coming from your Book of Accounts. So, paalala ko na lang din na yung ating mga Book of Accounts, hindi ko kasi ito na-discuss sa paggamit ng journal. Pero I think I've mentioned this doon sa cash receipts and cash disbursement. So yun, kailangan siyang iparegister at patatakan sa BIR tulad nito. And then, gusto ko na rin kayong i-remind na yung ginagamit ko kasi for tutorial is not my actual Book of Accounts. So, lahat ng makikita nyo sa mga tutorials ko, lahat ng matututunan nyo, these are all just basic information na kailangan nyong malaman. Kung sakasakaling applicable siya sa inyo, pwede nyo siyang gamitin. Pero panigurado ako, merong mga transaction na, magkakaroon kayo ng mga transaction na wala sa mga halimbawa na naibigay ko. So, it's gonna be your responsibility to properly record that on your Book of Accounts. Kasi for sure, yung mga expenses na maaaring yung mga expenses na na-discuss ko is iba sa expenses na meron ka. So, yun. Kailangan mong mag-adapt depende sa kung anong transaction or sa depende sa kung anong business meron ka. Itong general ledger, ito yung pinaka-tinatawag nilang principal book of account kasi dito na nire-record yung transaction per account name in chronological order. Tapos yung magiging ending balance niya, yun na yung gagamitin mo para makapag-generate ka ng iyong mga financial statements. So, simulan na natin ang ating ledger tutorial. Pero before making any entries, ang unang step na kailangan mong gawin is ilista lahat ng account names na ginamit mo from your cash receipts, cash disbursement, and journal. At habang ginagawa natin yan, i-assign ko na rin kung saan financial statement ba sila mapapabilang para na rin as a preparation for you guys sa ating next video tutorial about financial statement. Pero the most common financial statements for freelancers and small business owners are balance sheet and income statement. Sa balance sheet, dito pinapakita na yung asset should be equivalent with liabilities plus owner's equity. Samantalang yung income statement naman, dito pinapakita na yung total revenue mo minus total expenses equals net income. So, simulan na natin yung paglilista and mag-start tayo sa cash receipts book. Yung account name na binabanggit ko is yung label sa taas ng bawat column. And actually, nailista ko na yung sa akin and gumawa na ako ng table kung saan nakabukod yung sa balance sheet and income statement. So, simulan na natin. Dito, meron akong cash. So, yan mapupuntahan dito sa balance sheet under asset. Meron din ako ditong discount. Dito naman yan mapupunta sa income statement. Ang tawag sa kanya is contra revenue account. Tapos, meron din ako ditong business and tax expense. So, mapapasama siya sa expense account dito sa income statement. And then, dito naman sa debit column for others, i-check ko lang kung meron ba akong naging transaction. Pero, as you can see, wala naman. So, let's now move on to the next column. Okay, ito namang service revenue column or account, mapupunta yan dito sa income statement. And ito namang capital account, mapupunta yan dito sa owner's equity under balance sheet. Meron din ako ditong accounts receivable. So, dito siya mapupunta sa asset, sa balance sheet. Considered siya as asset kasi yan yung mga pautang mo and eventually magiging cash din naman yan kapag ka nagbayad na sila. And then, meron din ako ditong loans payable.
So, ito naman, ikaw yung may pagkakautang. So, liability mo siya. So, dito siya mapupunta under liabilities ng balance sheet. And then, meron din ako ditong credit column for others. So, i-check ko lang din kung meron ba akong naging transaction dito. Pero since wala naman, let's now move on doon sa aking cash disbursement book. Okay, so may cash din ako dito, pero since nandito na siya sa listahan, no need to write it down. And then, yung mga susunod na columns are expense accounts. So, sabi ko nga sa inyo, lahat ng expense account dito yan sa income statement, tulad ng monthly contribution expense, internet expense, electricity expense, office supplies expense. So, dito yan sa income statement. And then, yung office equipment naman, dito yan mapupunta sa asset under balance sheet. And then, meron din ako ditong debit column for others. So, ayan, I check, meron akong naging transaction, which is naka-note naman na note, loans payable. So, nakalista na rin naman siya dito. Alright, so siguro, ano na lang, reminder na lang din na dapat, or importante talaga na i-check mo yung column for others. Kung meron ka lang naman gantong column sa iyong book of accounts. Kasi, let's say for example, nagkaroon ka ng transaction na wala dun sa common account names na nandito sa iyong book of accounts. So, importante lang din na i-note mo siya ng maayos para kapag ka naglilista ka na ng mga account names, is maisasama mo siya dun sa iyong listahan. Kasi kung hindi, magkakaroon ka ng discrepancy, hindi lang sa iyong financial statements, pero maging sa iyong book of accounts. Okay, and lastly, i-check na natin yung ating journal book para sa iba pang account names na wala dito sa ating listahan. Pero actually, na-recap ko na tong aking journal at ang hindi ko na lang naisasama sa listahan is yung nasa pinaka-dulong entry na ginawa ko, which is yung withdrawal and depreciation. So, yung withdrawal account, dito yan mapupunta sa balance sheet under owner's equity. Tapos, meron din tayong cash. Pero dahil nakasulat na siya dito, no need to write it down again. Yung depreciation expense, isasama natin siya sa iba pang expense account dito sa income statement. Tapos, yung accumulated depreciation, dito naman yan mapupunta sa ating balance sheet. Pero ang tawag sa kanya is contra asset account dahil siya ay deduction sa ating office equipment. So, ito na yung pinaka-final list ko ng lahat ng account names, and it's now time to transfer this information to the ledger. So, let's start with the label first. So, yung pinaka-account name, dito mo lang naman yan ilalagay sa pinaka-taas ng page. Tapos, meron din tayong date column. So, ako, yung year na lang yung inilagay ko, 2019. Tapos, dito yung month, dito yung day. Meron din tayong description column, post-reference column, debit column. Tapos, sa kabilang side, halos same lang din. Date, description, PR column, credit naman dito sa pinaka-dulo. So, yung purpose ng post-reference column, so instead of tick mark ang ilalagay mo dyan, ang isusulat mo is kung saang book of account ba siya galing. So, di ba nga yung mga entries na isusulat dito is manggagaling sa journal. Ang kailangan mo lang alamin is kung pang ilang volume na ba ng journal yung ginagamit mo. And usually, naka-indicate yan doon sa pinakaharap or pinakatatak ng BIR. So, eto yan. So, dito naka-indicate na volume 1. So, kung journal volume 1, yung pinanggalingan niya, ilalagay mo is J1. Kung volume 2 naman, ang ilalagay mo is J2. And so on. So, normally, one page per account name lang talaga, pero yung cash kasi may pinakamaraming transaction sa akin. So, nag-assign ako ng 2 pages just for cash account. And then, the rest, tigi-tigisa na lang.
Ayan, kung makikita nyo. Okay. Capital, withdrawal, service revenue, discount, business and tax expense, monthly contribution, internet, electricity, office supplies, depreciation expense, and then lastly, yung sa accounts receivable. Actually, nahuli ko yung sa accounts receivable. Pero okay lang yan. Basta make sure na lahat ng nandito sa listahan mo is maitransfer mo siya dito sa iyong ledger. Tulad ng journal entry, kailangan chronological order din yung paglipat natin or pag-transfer natin dito sa ledger. Pero ang kaibahan nga lang, per account name na yung gagawin nating pagre-record. So, bigyan ko kayo ng example doon sa una nating entry sa journal. So, meron tayong debit to office equipment. So, kung mapapansin nyo, andito siya sa debit side. So, pag tin-transfer mo siya sa ledger, kailangan sa debit side mo din siya ililipat. So, sulat ko lang yung date. And then, maikling description. And then yung amount. Meanwhile, yung sa capital naman, dahil naka-credit siya dito sa journal, so paglipat sa ledger, kailangan na sa credit side mo din siya ilalagay. Okay, and then the amount. So, ayan. So, kailangan mo lang i-transfer lahat ng entries from your journal going to your ledger. Para sa continuation ng video tutorial na to, please refer to the description box below para sa link ng part 2.